نعم. مراتب الدين ثلاثة. الدين مراتب ثلاثة. درجات ثلاثة. نعم. Ang din o ating reliyon ay meron siyang tatlong antas, tatlong bahagi o tatlong level. نعم. لو سأل سائل ما هي مراتب الدين نقول مراتب الدين ثلاثة. نعم. Pag kami nagtanong sa atin kung ano ang tatlong antas ng reliyon, tatlong antas ng din, sasabihin natin ang antas nito ay tatlo. Al-Islam, wa'ala minhu al-Iman, wa'ala minhu al-Ihsan. Tatlong maratib. نعم. Una, ang Islam, at sumunod dito ang Iman. Mas mataas ang Iman kaysa sa Islam. At sumunod dito ang ihsan. Ang ihsan ay mas mataas sa iman. Naam. Wa kull martaba min hadhihi al-maratib al-thalath laha arkan. Arkan ya'ni mithl al-bina'. Al-bina' yaqum 'ala arkan. Arkan al-Islam 5 wa arkan al-iman 6 wa al-ihsan ruknun wahid. So, ang bawat antas na ito ay meron siyang mga haligi, meron siyang mga bahagi. Ang Islam ay meron siyang 5 haligi. At ang iman ay meron siyang 6 na haligi at ang ihsan ay meron siyang 1 haligi. Naam. Nabda bi arkan al-Islam. Al-Islam yaqum al-bina', bina' al-Islam 'ala arkan 5. So ngayon magsisimula tayo sa Islam. Ang Islam ay tumatayo o itinayo ang Islam sa 5 haligi. Naam. الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. At ang unang haligi ng Islam ay ang shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. نعم. ما معنى أشهد أن لا إله أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي. إذا لابد أن نقول هذا بلساننا ونعمل ونعتقد. نعم. So ano ang kahulugan ng ashhadu? Pagsaksi. Ang kahulugan ng pagsaksi ito, kailangan itong sumaksi ang iyong puso, sabihin ng iyong puso, maniwala dapat ang iyong puso at iyong babanggitin sa pamamagitan ng iyong dila at kasama ang paggawa ng iyong katawan. Na'am. Ashhadu bi qalbi ناطقاً بلساني عاملاً بجوارحي. So, ashhadu, ako'y sumasaksi sa pamamagitan ng aking puso, naniniwala ang aking puso at sinasabi ng aking dila at ginagawa ito ng aking katawan. La ilaha ay la ahad yastahiq an yu'bad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Na walang Diyos na karapat dapat na sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa la ilaha bina yaqum min ruknayn. La ilaha illallah bina yaqum ala ruknayn, ala amudayn. Naam. Ang la ilaha illallah ay meron siyang 2 bahagi. Meron siyang 2 haligi na itinayo siya dito. Falabud fi la ilaha illallah awalan min al-kufr bi jami' ma'bad min dunillah. Thumma ba'da hadha al-iman billah wahdahu la sharika lah. So ang unang haligi nito, kailangan mong iwaksi ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. At ang pangalawang haligi nito ay ang maniwala ka at kilalanin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang iyong Panginoon na sinasamba. Yani, akfo bi jami' ma'bad min dunillah. Kul ma'ubida min dunillah, ibadatu batila. Wala yastahiq ahad an yu'bad illa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangan mong iwaksi ang lahat ng mga sinasamba, mga Diyos-Diyosan at kailangan mong maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang iyong Panginoon na sinasamba. Naam. Kama nashhad an la ilaha illallah, nashhad kadhalika anna Muhammadan alayhi salatu wassalam abdun la yu'bad wa rasul la yukadzab, fa huwa bashar alayhi salatu wassalam, laysa lahu shay'un min khasa'is ar-rububiyyah. وهو عليه الصلاه والسلام تميز عنا بانه يوحى اليه عليه الصلاه والسلام نبي هذه الامه نبيا ورسولا. So kasama ng ating paniniwala na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan din nating maniwala o sumaksi na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang sugo at propeta, isang sugo na kung saan dapat nating paniwalaan at hindi dapat siya pasinungalingan, at siya kailangan nating maniwala na siya isang tao lamang na hindi natin pwedeng sambahin. Naam.
إذن الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. نعم. So, ito yung unang haligi ng Islam. Ito yung shahadatin na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay bilang isang sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. الركن الثاني ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ So ang pangalawang haligi ng Islam ano? Ano ang pangalawang haligi ng Islam? نعم. لماذا قال في الركن الثاني إقام الصلاة ولم يقل الركن الثاني الصلاة؟ Bakit binanggit doon sa ikalawang haligi ng Islam ikam sala o itaguyod o itayo ang sala at hindi lang sinabi na sala lamang? Malfab. Ano ang pinagkaibahan nun? Limana kala nabi sallallahu alayhi wa sallam fi rukn al-thani iqam al-sala walam yaqul al-sala. So ano ang pinagkaibahan nun? Kasi sa hadith binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iqam al-sala, sabihin nun itayo ang sala, itaguyod ang sala at hindi niya binanggit na sala lamang o magdasal kayo. Hatta yati al-sala قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها ولا يأتي بمبطل من مبطلات الصلاة. So, itong binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya itaguyod ang sala, itayo ang sala. So, ito binanggit ito para isabuhay ng isang Muslim ang sala ng matuwid, maayos na pagsasala. Ibig sabihin ito, isasabuhay niya, gagawin niya yung mga wajibat, yung mga obligado sa sala, ang mga kondisyon ng sala, yung mga sunna ng sala, at lalayo siya sa mga mubtilat, yung mga nakakasira ng ating mga sala. يعني الذي يصلي مثلا ولا قرأ الفاتحة هذا صلى لكن ما قام الصلاة صلاته باطلة. Ang isang taong hindi nagbasa ng suratul Fatiha doon sa sala, siya'y nagsala pero hindi niya ginawa ang pinakatunay na sala. Naam. Naam. Thumma ar-rukn ath-thalith ita' az-zakah. Lam yaqul an-nabi sallallahu alayhi wasallam az-zakah, qal ita' az-zakah. Naam. At ang pangatlong haligi ng Islam ay ang ita' az-zakah, ang pagbibigay ng zakah. At hindi binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na zakah lamang, bagkus binanggit ita az-zaka o ang pagbibigay ng zaka. Limana? Bakit ganoon ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hatta tu'khad az-zaka min al-amwal allati tajib fiha az-zaka bi maqdar mu'ayyan ila ta'ifa makhsusa mu'ayyana. Upang kuhanin o kunin yung pinakawajib na zaka mula sa mga taong dapat pagkunan ng zaka na ito at kukunin lamang ang itinakdang bilang para sa zaka at ibibigay doon sa mga karapat-dapat na pagbibigyan ng zaka. Naam. Thumma ba'da hadha qal sawm Ramadan. At binanggit pang-apat na haligi ng Islam ay ang sawm Ramadan. Sawm Ramadan. Naam. Lam yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sawm يعني مثلا محرم او شعبان لابد ان نصوم هذا الشهر شهر رمضان. نعم. So hindi binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-fasting lang o saum lang, bagkus binanggit niya saum Ramadan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, hindi sa buwan ng Shaaban at hindi buwan sa iba pang mga buwan, bagkus ang binanggit ay pag-fasting sa buwan ng Ramadan. نعم. ثم حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا يعني الحج الى مكه والمشاعر منى وعرفات ومزدلفه. نعم. At ang panglimang haligi ng Islam ay ang pagpunta o paglalakbay patungo sa Makka para magsagawa ng Hajj at magsagawa ng mga gawain ng Hajj katulad ng tawaf, papunta sa Mina, papunta sa mga Muzdalifa. So ito yung ikalimang haligi ng Islam, ang Hajj. Na'am. Bihada yaqum hada albina wa huwa bina al-Islam yaqum ala hadhihi al-arkan al-khamsa. So ito yung tinatawag nating haligi ng Islam na kung saan ito ay hinahalintulad parang isang bahay na ito yung haligi niya. Itinayo ang bahay sa pamamagitan ng mga foundation o mga haligi. At ganun din ang Islam. Ang Islam ang kanyang haligi, itong lima na ito. Ina. أخذنا مراتب الدين ثلاثة إسلام وإيمان وإحسان. So ating nakuha na ang
antas ng ating reliyon ay tatlo. Una ang Islam, pangalawa ang iman, at ang pangatlo ay ang ihsan. Al-martaba al-awwal al-Islam, khams arkan. At ang unang antas ay ang Islam at meron siyang limang haligi. Naam, awwal labud min shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. At unang-una dito, kailangan nating maniwala na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang sugo at propeta at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulna la ilaha illallah labud fiha min kufr bitaghut, kufr bima yu'bad min dunillah. Thumma ba'da hadha al-iman billah. Na'am. At binanggit natin kanina yung la ilaha illallah, yung kanyang dalawang haligi. Ang una doon ay kailangan natin iwaksi ang lahat ng mga sinasamba, mga Diyos-Diyosan. At pagkatapos nito, saka tayo maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walabud fi shahadat anna Muhammadan abdu wa rasul alayhi salatu wassalam, an najma' lahu annahu bashar, abd, ya'ni bashar, laysa abd, ba'd man yutarjim, yaqul ma'na abd, ay anna nabi sallallahu alayhi wasallam raqiq. Ya'ni yutarjim billogha al-Injiliziyya mathalan slave. Hada haram, la yajuz. أن نعتقد هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم عبد أي أنه بشر لا يصرف له شيء من خصائصه الممكنة. Dapat din tayong maniwala pagkatapos ng paniniwala sa la ilaha illallah, kailangan din maniwala sa Muhammad Rasulullah, ang propeta Abdullah wa Rasul. Kailangan natin maniwala na ang propeta Muhammad SAW ay isang sugo at alipin. At yung kaulugan ng abad dito, yung alipin dito, pagka-alipin niya, siya isang tao lamang na hindi natin pwedeng sambahin. Hindi natin pwedeng sambahin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, idha huwa 'abd ay la yu'bad alayhi salatu wassalam. So yung kaulugan doon na 'abduhu, ibig sabihin niya dito, hindi natin pwedeng sambahin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasul alayhi salatu wassalam la yukadzdzab. At ang propeta, binanggit na rasuluhu doon, ibig sabihin nun, hindi natin pwedeng pasinungalingan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anong gagawin natin kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Labud min ta'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kull ma amara bih. So kailangan nating sumunod sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang mga itinutos sa atin. Wa nusaddiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kull ma akhbara bih wa la nukadzdzib. At kailangan natin paniwalaan ang lahat ng kanyang mga ibinabalita at mga sinasabi at hindi natin ito papasinungalingan. واجتناب ما نهى عنه وزجر أي كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نجتنبه نجعله في جانب يعني نتركه مع الابتعاد عنه. At kailangan nating lumayo sa lahat ng مga ibinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin nun, lumayo tayo sa lahat ng kanyang ibinagbawal. Dito yung pinag-